Kala mo di ko i-upload to. Good luck sa'yo. Hello po, Mama. Okay. And that will cause kumbang. Hindi ako galing. Mama, sigat na ako. Viral sa social media ang isang pasahero matapos mag-vape umano sa loob ng sinasakyang UV Express. Ito po ang lalaking nakikipaglaban dahil sa nagbe-vape siya sa loob ng FX. What's the chemical formula? So niyang ipaglaban na tama siya. Okay. Ipagsikatin natin itong mokong na to. Sige. Sa video, todo depensa ang lalaki na sinasabing vapor lang naman ang nilalabas ng isang vape device. The components of juice is basically the oil and the flavoring. Because it's really two different things. Imagine, when you vape, you don't produce fire. Unlike in smoking cigarettes, you produce something that is burning. Let's say for example, kaingin. You burn! But it's still burning! Ayon sa nag-upload ng video, pauwi siya galing sa trabaho nang mangyari ang insidente. Ilang minuto may naamoy na akong usok. Una, hindi ko sinita kasi syempre hindi ako sure kung tama ako. Doon may nakita akong usok. So, pinabayaan ko lang. Pero umulit na ng pangalawa. Doon pa lang, naiirita na ako talaga kasi may asthma ako. Till nung pumangatlo, doon na ako nag-react. Kulog to. Bakit ka nag-vape? Eh ano ngayon? Yun yung sagot sa akin. Eh ano ngayon? Eh, kung sabihin ko sa'yo, may asthma ako. Sagot naman sa akin, hinihingal ka na ba? Siya naman, pilit talagang ipinagpipilitan na ang vape is hindi siya considered na cigarette na pinagbabawal sa loob ng sasakyan. Tinuro pa nga yung signboard doon sa loob ng FX na no smoking. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang lalaking nasa video, pero wala pa siyang nabibigay na response dahil nag-deactivate daw siya ng kanyang Facebook account. Matatanda ang pinirmahan noong 2017 ni Pangulong Duterte ang Executive Order 26 na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar. Pero hindi pa nito saklaw noon ang e-cigarettes. Noong Hunyo 2019, isinama na rin ng Department of Health ang mga Electronic Nicotine Delivery System o ENDS sa public smoking ban under Executive Order 26. Pero meron nga bang epekto sa kalusugan ang pagkakalanghap ng second-hand smoke mula sa mga e-cigarettes? Dahil sa irritating siya, no, kasi may mga chemical na nakakairita, definitely, no, kapag ikaw ay may hika o kaya may chronic obstructive pulmonary disease at malanghap mo ito, pwede ka ma-trigger, no, yung hika mo, bigla ka mahirapang huminga. Hindi niya pwedeng sabihin na less harmful. It is harmful, period. Hindi lang siya yung simpleng liquid na naging gas. It contains chemical. Kaya nga sinasabi namin, hindi ito vapor, it's an aerosol. At itong mga chemicals na ito, may kasamang formaldehyde. It is an irritating poisonous substance, no? May acrolein siya na sa pag-aaral ngayon nakikita na can cause cancer. Ayon naman sa LTFRB, hindi talaga pwede ang paninigarilyo sa mga public conveyances tulad ng UV Express. Under the DOH administrative order, vaping is in the same category as smoking, which is not allowed inside public utility vehicles. Mayroon rin daw na parusa para sa mga PUV drivers na hahayaan lang ang mga ganitong insidente. First offense would be 5,000. And it will be graduated for repeated violations, 10,000, 15,000, and eventually, if the PUV would still allow vaping or even smoking inside public utility vehicle, may amount to suspension or cancellation of their franchise. Para naman sa mga netizens at mga vapers, this puts the vaping community in a bad light. Parang dinadama niya yung ibang nagbe-vape. Bilang responsible vapor, kailangan din po nating unawain yung mga hindi nagbe-vape na mga tao. Kasi bawal naman po talaga sa public area yung pagbe-vape. Kailangan lang po natin ng respeto sa iba. Ignorance of the law excuses no one. Hopefully through this case, we can encourage more people to be more responsible and considerate of those around us. I'm Edward Faraon, and I stand for truth.